your woman, but she was my girl. 101, the queen of two worlds. She was your woman, but she was my girl. That would make her ours. Mm-hmm. I met a girl, she had another, but I didn't know. The music was hella banging on the stereo. Hi! Welcome to Cosa Suprema TV! In this goddamn gang! In this goddamn house! Yan pala yung soundtrack natin kanina, yan ang theme song ni Asi Pipe, bro. Kay Nospa! At syempre, nagkataon lang, bro. Nagkataon lang, hindi ko naman kasalanan. Yan din ang theme song ni Paul Warwick. Kayongga! Anyway, since Friday ngayon, bro, lahat ng tao ngayon na kakatapos lang ng week nila, karamihan pala ngayon, kakatapos lang ng week nila sa trabaho. So, bibigyan muna natin sila ng inspirasyon, okay? Mamaya na tayo mag-rap game. Makikinig tayo ngayon ng pampalakas ng loob, bro. Ito ay kanta ni Francis M, yung isa pang hari, bro. Francis M, ang title nito ay Pambihira Ka Pinoy. Eh, ganun naman talaga tayong mga Pinoy, bro. Pambihira talaga. Let's go! Pambihira ka Pinoy, walang ibang katulad mo. Pambihira ka Pinoy, hilig sila sa husay mo. Pambihira ka Pinoy, ibang klase ka talaga. Pambihira ka Pinoy, buhay mo'y mahalaga. Pambihira ka Pinoy, kahit kanino sasabay. Pambihira ka Pinoy, maraming bisig kapit kamay. Ganda, di ba? Ganda ng hook, bro. Kahit kanino sasabay, kapit bisig kapit kamay. Kapit bisig kapit kamay. God damn it. Pambihira ka Pinoy, kakaibang iyong dating. Pambihira ka Pinoy, walang matalo sa galing. Pambihira, kahit kalaban mo ay mabangis, isa'y hindi bumabagsak, parang preso ng langis. Damn, bro. Kahit kalaban mo ay mabangis, ikay hindi bumabagsak, parang preso ng langis. Damn. Dumudouble entendre si Haring Kiko. God damn it. Isa siya sa pioneer na gumagawa ng mga ganyang linya. God damn it! Balik tayong konti! Let's go! Mamuhay mabangis, ika'y hindi bumabagsak, parang preso ng langis. Kahit na hikahos ay pinipili, kahit ang ulam mo'y isang linggo na iniinit. Ganyan tayo mga Pinoy, bro. Marami sa atin ganun. Lalo pag may mga birthday, may mga kasiyahan, or alam mo yun, basta pwede pang initin, man. Pwede pang kainin ulit, iinitin ng mga Pinoy, man. Let's go, friends! May isang linggo na iniinit. Pambihira! Bilib ako sa iyong pakikibaka. Kahit na walang laman ng tiyan, pati pitaka. Walang tigil na lumalaban kahit walang laman yung pitaka. Alam mo yun, marami. Ngayong pandemya, marami ngayon, bro, naghihirap. Pero tuloy ang laban, okay? Alas matalim, kawangis mo ang rosas na sa semento na katanim. Kawangis mo ay rosas na sa semento na katanim. Parang tangtis siya, man, at the same time. Yan ang tingin niya sa atin, mga Pinoy. Ang tingin ni Francis and sa atin, as a whole, bro. Napakaganda. Sa semento na katanim, nasa concrete jungle. Napakalupit na metaphor na to, bro. Kung paano niya tayo tignan as mga Pinoy. God damn it. Let's go, Francis M! Pambihira! Tigil ka sa pagkain, tinumin. Pero sumasarap ang ulam pag merong panauhin. Pambihira! Damn, Francis M, siniksik mo naman! God damn it! Sumasarap ang ulam pag may panauhin. Alam mo yun? Kahit wala kayong pera, pag nagkakaroon ng bisita, hahanap ka talaga ng paraan para ipaghanda. Alam mo yun, maghahanda ka talaga. Ang panguri na dapat lang gamitin, pambihira! Kaya balikan natin yan. Maganda yung... Sobrang real talk, man. Yeah. Tigil ka sa pagkain, tinumin. Pero sumasarap ang ulam pag merong panauhin. Pambihira. Ang panguri na dapat lang gamitin. Pambihira ka Pinoy, sabay-sabay nating awitin. Pambihira ka Pinoy, walang ibang katulad mo. Pambihira ka Pinoy, hilig sila sa husay mo. Pambihira ka Pinoy, ibang klase ka talaga. Pambihira ka Pinoy, buhay mo'y mahalaga. Pambihira. Sa pagbansa ay mapayapa. Nagdasal sa may kapal at sa tangke ay sumagupa. Pambihira. Damn, bro. Ganun ang mga... May isang inkwentro ng EDSA 1. Ah, may na ganun, bro. Mga ordinaryong Pilipino,
sumasalubong sa tangke. Meron pa nga narinig pa nga ang kwento niya na yung may mga madre na binibigyan nila ng mga rose or binibigyan nila ng mga material na pang peace. Parang peace offering yung mga sundalo na nagkaroon ng mga clash, ng mga political clash dati. Damn. Napaka-real talk nito sa history na sinasabi ni Francis M. Moment of silence muna tayo kay para kay Francis M. God damn it, man! Damn, bro! Ibang klase ang isa sa mga hari, man. Alongside Andrew aka Pooch, ito ay isa pa sa mga hari na god damn it. Sa pagkasa ay mapayapa, nagdasal sa may kapal at sa tangke ay sumagupa. Sa harap ng krisis ay nakangiti, nagigipagharutan at ang lakas ng kilite. Ang galing yung sa kusina at pagluto, maya't maya'y umuuya sa jet at di natuto. Diba? Aminin natin mga Pinoy, diba? Ang galing natin sa pagluto, sa kusina, maya't maya, gumunguya, sa dieta, di natuto. Ang daming hindi nakakapag-diet, man. Di ba? Pinoy tayo, bro. Kailangan mas marami yung kanin sa ulam. Yun ang ating kaugalian. Sa bawat problema, di natitinag. Liwanag sa dilim sa bawat araw ng pagsina. Sa aking talino mo, sila'y bilib. Pumapasa ka, kahit ikay hindi nakikinig. Di ba, man? God, din pumapasa ka kahit ikay hindi nakikinig. May mga ganyang instances nung nasa eskwela pa tayo. Aminin mo, man. Mga talento mo'y umaapaw, bumubuluso, isang ganap na bulalakaw. Pambihira ka, Pinoy! Kahit kinilos ang sabay. Pambihira ka, Pinoy! Kaming bisigapit kamay. Pambihira ka, Pinoy! Naibang yung dating. Pambihira ka, Pinoy! Natatalo sa galing. Pambihira! Na ginagawa ng paraan, kahit sa butas ng karayong pilit niyang idadaan. Matagal ng kasabihan yan, naging famous line pa nga ni Fernando po, kahit sa butas ng karayom idadaan, meaning kahit gaano kahirap ang buhay, bro, lalampasan mo, man, kahit butas ng karayom. Naging ano ni FPJ yan sa movie niya, kahit butas ng karayom papasukin ko, Kernel. Karayong pilit niyang idadaan. Naging movie pa. Lahat na paniwala mo sa kwento mo, lahat ay napahangas sa lahat ng naimbento mo. Marami din tayong inventor na Pinoy, man, na talagang napapahanga talaga, oh, pag nakikita ko yung mga invention ng mga Pinoy, god damn it. Ang daming Pinoy na magaling sa invention. Binibili lang ng ibang bansa yung iba, binibili yung rights kasi wala namang pondo rito masyado para sa mga ganyang research. God damn it. Ang handang mamatay, dugong nananalaytay, ay handang ialay. Pambihira! Sa husay mo, lahat ay nakinabang. Lahat ay natawid mo sa tulay ng kahirapan. Pambihira! Yeah, salute, man. Salute ang goddamn gang. Salute si Uncle K sa mga gano'n, man. Yung galing sa baba, talagang pinaghirapan nila ng patas. Pinaghirapan nila kung anong meron sila ngayon. God damn it. Salute sa mga entrepreneurs, bro. Mga gumagawa ng paraan sa gitna ng pandemya. Basta nasa tama ka lang, di ba? Naapi, ikay tahimik, mag-isang nag-iisip sa isang tabi, walang inay. Kahit walang wala, kinaya mo. Kahit kulang bigay sa'yo, lahat ay pinagkasya mo. Pambihira ka, Pinoy! Kahit kulang ang binigay sa'yo, lahat ay pinagkasya. Parang marami sa ating mga Pinoy, talagang sobrang galing mag-budget, alam mo yun. Kahit ganyan lang yung nare-receive nilang salary or sweldo, alam mo yun, na natututunan ng maraming Pinoy ang mag-budget, man. Napagkakasya, god damn it. Isa sa mga pwede mong ihalid tulad yung ganyang linya, man. Ibang katulad mo, pambihira ka, Pinoy. Bilib sila sa husay mo, pambihira ka, Pinoy. Ibang klase ka talaga, pambihira ka, Pinoy. Buhay mo'y mahalaga, pambihira ka, Pinoy. Kahit kanino sasabay, pambihira ka, Pinoy. Kamit bisig, kamit kamay, pambihira ka, Pinoy. Nakaibang yung dating, pambihira ka, Pinoy. Walang tatalo sa galing, pambihira. Kahit mahirap, ikay nagsikap na mapagaan ang nakadagal sa iyong balikan. Pambihira. Sa pamamagitan ng panalangin, kahit anong suliranin na kaya mong kalabanin. Pambihira. Diba? Sa pamamagitan ng panalangin. Kasi, alam mo naman, ang Pilipinas talagang, ano yan, religious country yan, eh. Diba? Laging nagdadasal, bro. Talagang sakop na sakop ni Francis M. ang realidad
at damdamin ng mga Pilipino pagdating dyan. Ang suliranin ay kaya mong kalabanin. Talo-talo pag merong diskusyon. Pero nagkakaisa kapag merong revolusyon. Talo-talo pag may diskusyon sa arguments, alam mo yun, maano tayo eh. Tayo mga Pinoy, alam mo yun, mahilig makipagtalo. Nagagalit, nag-aaway-aaway pa minsan, di ba? Pero pag may revolusyon, alam mo yung pagkailangan na natin ng lahat, nagkakaisa din, eh. Kung may mga sakuna, di ba? Ceasefire muna, gagawin lahat para makatulong. Marami sa ating mga Pinoy ganyan, God damn it. Hindi umuuros ang mga hamon, sinasalubong kahit ng pastao na ang alon. Umibig sa balot at asusena, pambihira, umibig kaya anak mo isang dosera. Damn. Maraming ganyan, yung mga Pinoy na, lalo na sa mga slums, mga slum area, ganun. Marami din nagkakaroon ng maraming anak. So, syempre, dun, magkakaproblema kayo financially. Balikan natin ng konti, masyadong katotohanan to. Lalo na yung, ano, mahilig sa balot at asusena. Bro, dog lover din si Uncle KS, marami akong aso dito, man. At dyan hindi ako agree. May mga taong ganun, okay lang sana kumain ng aso, pero para sa akin, bro, hindi, man. Hindi ko kaya, man, dahil parang best friend nga talaga yung aso, man. Best friend ng isang tao, bro. Yung loyalty nila. Ano, kahit papatay mo na, nandun pa rin yung loyalty nila sa'yo. Mahirap yung ganyan, bro. Patuloy tayo! Let's go! Patasusena, pambihira, umibig kaya anak mo isang dosena. At ang uri na dapat lang gamitin. Pambihira ka Pinoy, sabay-sabay nating awitin. Pambihira ka Pinoy, walang ibang katulad mo. Pambihira ka Pinoy, hilig sila sa husay mo. Pambihira ka Pinoy, ibang klase ka talaga. Pambihira ka Pinoy, buhay mo'y mahalaga. Pambihira ka Pinoy, kahit kanino sasabay. Pambihira ka Pinoy, kamit ni sigapit kamay. Pambihira ka Pinoy, kakaibang iyong dating. Pambihira ka Pinoy, walang tatalo sa galing. Tapos, boses pa ng bata yung ginamit niya sa huli, no? Damn! Francis M! Salute! Isa pa! Isa sa dalawang hari! Salute din, Andrew E! New place to be! At sa lahat ng pioneer, man! Sa lahat ng pioneer na naghirap para itaguyod ang hip-hop sa Pilipinas, man! At naway itong video na to ay nakapagbigay ng inspirasyon sa mga workers, alam mo yon, yung mga working class na patuloy na nagtatrabaho sa abot ng kanilang makakaya sa kabila ng hirap ng pandemyang ito, God damn it. Salute sa mga ganyan, bro. Salute sa inyong lahat. Anyway, mamaya diss tracks na naman tayo ulit. Babalik tayo sa mga diss. Yeah. Okay, at salamat nga pala sa Goddamn Gang t-shirts. Goddamn Gang clothing. Salamat sa aking outfit ngayon. Goddamn. Salamat kay Hakim sa pag-sponsor ng beat para sa programang ito, bro. Si Hakim ang kasama ni Andrew, the place to be, na nagbungkal ng lupa ng hip-hop simula ng 90s hanggang ngayon. Siya ang beat maker, isa sa producer, beat producer ni Andrew in the place to be. Salamat kay RBK, okay? Salamat kay RBK sa pag-request ng collab kay KS pati kay Krill Ivan, okay? CIBX811 Music at DJ RBK811, check niyo yan, man. God damn. Maraming salamat din kay Basi Dugalo, Maki ng Dugalo Bad Boys, Drex, sa mga project na parating. God damn it. At mga collab din. At salamat din, bro, kay Jet Reyes ng Romedius Crew. Check nyo the Jetbo Show at Rap Guard TV at Mad Killa Salbakuta Official. Meron kaming mga interview dyan with Uncle KS and Con Supremo, yung tropa natin. Meron din tayong live inuman every Saturday 9 p.m. Kasama si Turtle Killa aka Mad Killa aka Garapata
and Julio Valentino, bro. At yung guest namin bukas, man, ay si Bastian Drex. God damn! Okay! Pagkano nga ba yung registration fee para makasali sa God damn guy? Okay, zero. 4-3. God damn!